Shop Automatic Works, so may customer tayong mga sir, Nissan Sentra, hindi ko alam kung anong year model nito, automatic transmission. So subukan natin kasi taas baba yung idle, tapos nagkakaroon ng check engine, tapos parang ano, na, parang namamatayan na nga siya, namamatayan, taas baba yung RPM o idle. So ngayon, iskan natin, tapos babasahan natin ng actual yung makina na to o sasakyan na to kung anong problema, mga sir. Kasi mga sir, on natin, tapos start, kasi parang ano siya, sinisinok. Start, dapat yung RPM tutok lang yan. Oo nga, yung RPM tutok lang. Start, taas, baba, taas, baba, ayun. Taas, baba, ayun, yan, yan. Ayun, okay. Tumataas, taas, baba. Ayun. Pero hindi siya namatay. Ngayon, rev natin. Revolution natin, mga sir. Nissan Sentra. Pag nirev mo siya, good naman. Isa pa. Nag-check engine na siya po. Okay, nag-check engine. Alright, kailangan natin i-scan. So, bumaba, bumaba yung RPM. Tapos, nagpa-plakpit. Yung scanner na luma lang. Oo, luma lang. Okay. So, Nissan Sentra. So, ganun siya. Bumababa, taas, bumababa, taas. Yun. Ah, okay. Misfire nga siya, Glenn. Misfire. Misfire, pumipitik yung ano, check engine. Okay naman lahat. Misfire. Pag bumagsak siya, pumipitik yung check engine. Ayun, no? Solve na to. Matagal na ba to rito? Hindi, ngayon lang pagdating mo. Okay, so permis naman siya. Kasi nag-check engine, basahan lang muna. Yun, scanning. Dahil nagpa-fluctuate. Ignition central, ignition signal, primary, okay. Pagka ganyan, ang code, yan. Ignition signal primary, yan. Misfire talaga yan. 1320, kaso dito, wala siyang binibigay kung saan. Kung sa 1, 2, 3, 4, or ABC, wala siyang binibigay. Pero kaya yung reading natin, sa isang ignition coil, nagka-problema. Kuha ka ng ignition coil. Ayun, automatic works. Dito kami, kasama yung tropa. Lahat. Okay? Ang gagawin namin dito, Nissan Twin Cam, meron siyang code na primary ignition. Lumalabas sa scanner, ang check engine. Ngayon, ang una natin gagawin, basahan muna natin to. Kung pareho siya ng reading. Yan tayo muna. So, meron tayong test probe. Una natin basahin yung charging volts. Charging volts, 13.9. Okay? Tapos, ground. Dapat good ground. Ah, yan na. Patay ang aircon. Ground. Tapos, dapat may pulse. Yung pulse, dapat tingnan mo, 1.9. Yung 1.9 dapat uniform yan, 1.7, 1.6. Pagdating dito, 12 din. Pareho. Charging volts, parehas yun sila ng pacing. 13.9, tapos may ground, parehas. Tapos dito dapat, yan, 1. Ayan, no? Dito nag-toe siya. Tumaas, di ba? Tumataas, Glenn, eh, no? Tumaas, oh. Mataas. 2. 0.2. Ayun, oh. 0.1. Ito, 0.2. Magkaiba talaga yan, oh. Dito, ganun din. Dapat uniform. Kung sino yung naka-uniform, yun ang sundin. Yan, oh. 2. Umaabot ng 2. Ito, ground, good, charging volts, 13, good. Ito, ganun din. 13.9, good. Tapos, ground. So, may ground naman siguro to. Hindi na tama. Hindi tumama. Up, yan na yan. Yan. Okay. Pang last, nag 0.2 yung isa, ito. Okay,
So uniform sila sa 0.2. Lahat. Ito lang ang nag 0.1. Ayan. Ayan o. Di talaga siya umabot. Ayan. Parang putol to glin. Ano na? Okay. So dito tayo ngayon. Dito glin o. Camshaft. So 12 charging volts. Charging volts. 13.9. Tapos pulse tracer. Okay, pulse. Ground. Common ground na 'to. Init pala ng aircon. Naka ano yung aircon, bro? Nakabukas. Patayin mo nga aircon, bro. Papatayin mo na, bro. So, may timing light, may timing light. Sir, basahan natin yung camshaft. Gamit po ang ating oscilloscope kasi gusto makita nila yung test probe nung yung waveform ng oscilloscope habang maandar yung sakyan para naman may basihan. So kasi bago ito pinapa-troubleshoot lang. So tingnan namin kung accurate yung camshaft sa oscilloscope, yung handheld oscilloscope. Tara tingnan natin mga sir. So ngayon sa oscilloscope, close up natin to frame. Ilalagay niyo po 'yan sa pulse, huwag niyo po ilalagay sa 12 volts, huwag niyo po ilagay sa ground. Sa pulse po 'yan ilalagay para makita yung taas baba yung waveform ng reading niya mga sir. Napanda ng ground. Sa oscilloscope yan, nakatusok na sa ilalim sa cam yung signal natin. Tapos oscilloscope reading natin, ito na siya. Ayun. May waveform na siya. Pwede mo siyang taasin. Channel 1. Yung dilaw, channel 1 lang yan. Pwede mo siyang taasan para lumiit. Ayan na, 5. Ngayon, ang katapat niyan is crankshaft. Yung kabila dapat crankshaft, yung kulay green. Kaso yung crankshaft nito saan banta? Yan, nakalagay sa scope. Likot. So, ito na rating niya. Pwede mo siyang taasan. Ano? Yan. Para maliit masyado yan. Tataas siya ng tataas. Yan. Masyado siyang... Yan. Yan. Diba? Gugulo siya. 5. Ibabase mo kasi ito sa takbo. Okay? Ground. Pag walang ground, hindi siya magbabasa. Yan, wala na. Pag walang ground, walang reading. Dapat may ground to. Pagka naka-ground na, yan na. Ito lang, channel 1, channel 2. Channel 1, channel 2 lang yan. So, good. Crankshaft, camshaft, tapos BBTI, Glenn, yan. Oo, BBTI yan. Yung BBTI, pwede rin basahan. Maliliit yan eh, pino. So, yung isa, re-readingan namin, papalitan. So, wag muna para meron tayong pagbasihan. May basihan tayo. So, ito gumagana lahat, kaso may reading na kakaiba rito. Dito, mag-uumpisa dapat, pwedeng sa coil, pwedeng sa wiring, pwedeng sa lakas ng kuryente. Kumakabot ito. So sa Nissan, pagkakaalam ko rito, dapat uniform. Wala rin. Hindi makaabot yung ano nito kaya. Okay lang ito muna ito, Glenn. Ito muna. Ito. Para may ano tayo, may comparison. So yan muna, para may comparison. Okay? So babasahan natin yan. So wait. Huwag mo earphone yung Glenn. Oo. Automatic. Hintayin natin.
Naiupo siya, ano? Ayun na, nawala na. Yan. Oo. Hintayin natin. Hintayin natin mag-change yung ano, gumagana yung pan. Kasi parang ano siya eh, medyo maalog. Pag sumaba yung pan, gumana? Oo. Hintayin natin kung ganun ba. May relay pa, baka natuklasan na battery relay na to. Hindi pa, no? Baka yung ignition niya mismo may ano. Pero relay? Kaya sana yung ignition ng ano, yung direkto at sa baterya. Di ba ganun ginawa, gawa natin din? Ignition ng ito? Hindi, sensor. Ayun sa sensor. Hintayin natin to pag uminit. Para may ano, proof. Sa reading ito siya iba. Ang alin niya to to. Ayan, ito na. Wala siya no? Bro, may good na. Wala no? Wala. Oh, okay. May time talaga. Oh, may time. Baka nag baka may nag-scan pa, wala na. Wala na. Ito Glenn, pagka wala na, pwede natin galawin to. Ayan o. No? Oh, dulo. Dito. Pwede galawin yan. Pwede ito. Dito. Dito pumalya siya kanina, Glenn eh. Dito. Hindi naman. Now, tumatalon. Ayan o. No? Yung parang sinisinok, no? May time talaga yun. Check lang, tubig, tsaka lang. Okay. So, free lang. Reading tayo ulit. Diyan yung, ayun! Hindi yung sumasabay bro sa pan. Oo, okay. Okay. Hindi sumasabay sa pan. Hindi sumasabay sa pan. Hindi siya sumasabay sa pan. Parang hindi, Glenn. Maano, no? Na. Sige, off mo muna. Tapos, scan natin doon sa isang scanner. Ayun, so kailangan may test probe, may multimeter para may pagbasihan. Sa test probe, basahan ko muna to sa test probe ha, kung anong basa. So, positive clean eh. Positive pulse. Oh, positive pulse. Ayun oh. Positive. Okay? 0.1. Oh, tama 'yun, tama 'yun. Positive to. So dito 0.1. Dito babasahan natin 0.1 din. 0.1. Okay, pwedeng gamit. Ayun, ayun. Nagbabago-bago siya o yun. Nagpo 20. Yan o. 20. Kasi baka lang. Laki na tinatalo niya eh. Dito ka sa kabila. Yan. Yan, sige. 2 ka agad. Ayun o. 2. 0.2. 0.2 agad. Malaki. Ang layo, no? Oh. Walang galaw. Walang galaw. 0.2. Pwede siyang basahan ng multimeter. Ayan. Hindi lang test proof. Ayan. Ayan. Termes. Ayan o. 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 Malakas siya sa 2. Walang galaw. Okay. Lipat ko sa kabila, Glenn. May problema rin to. Kabila. Ayan. So, sa kabila... Sige. Nag-3 po. Mismatch. Lahat. No? Balikan mo, Glenn. Dito. Walang galaw. Solid. Ang laki na na. Ayan, no? Nag-drop siya. Oh? Ang laki. Paliit siya hanggang pataas. Ito, isa na to. Oh? Paliit. Pababa hanggang pataas. Hindi siya naka uniform. Yan, mas okay yung dalawa. Uno tsaka tres. Oo, dito naman sa kabila, Glenn. Para may ano tayo, may throwaway pa. Kaya magkaiba ang reading. Yan, ang baba, oh. Ang baba. Ito isa. Palitan mo yan ng kaparehas nito. Ngayon, pwede rin yan dukutin isa-isa, bunutin natin. Ganito naman, pagdating sa coil, kuha ka ng ano, wag yung screw. Wag yung screw, Glenn. Bunutin lang natin to. Ang gagawin dito, bunutin lang. Bukod sa nginik, yung nginik na yan, bukod yan, pwede mong idikit yan sa gilid. Yan o. Dapat ganyan lang. Dapat may ilalabas dyan na kuryente.
wala. Wala, kailangan natin na i-screw to. Ayan, oh. Ayan, 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 yan, yan, nagka-meron. Ayan, oh, wala. Ayan, nagka-meron, yan. Malakas. Ayan, oh, titingnan mo rin niyo kung gaano kalakas. Oh, nawawala, oh. Oh, nawawala, nagka-meron. Oh. Oh, balik natin, tig isang putok. Oh, yan ang mga reading. Dito naman ang isa. Sige, tanggal. Sige, wag muna, Glenn, kasi kuha na natin ng comparison yan. Oh, yung isa naman. Huwag mo nang tusukan na screw, madadaya ka nun. Kasi ang susukatin natin, yung layo. Hindi kayang bunutin yung isa. Yan. Yung layo ang kukunin natin eh. Yung layo nung, yung haba na yan eh. Yan. Oh, sige, tusok mo. Yan, yung layo na yan. Idikit natin dyan. Yan oh. Pag idikit mo, ayan oh. Meron ka agad siya oh. Oh. Continuous yan oh. Pero ang kulay niya, mahina. Ayan oh. Oh, medyo orange. Pero meron, permis. Ang kaso, naka-high yung pan. Ayan o. Permis siya. Permis siya crossing yan o. Ang isa, hindi. Hindi umabot. Balik na to, Glenn. Yan. Tatlong klase. Wirings, coil, isa-isa. Maliban dun sa bunot na nagbabago ang galaw. Yan o, kamukha niyan. Nagbabago galaw. Hindi mo rin yan mapagbasihan. Ito, hindi rin. Yeah, porket gumalaw, hindi yan. Kailangan itusok mo, huwag mong tusukan na screw sa ilalim. Madadaya na yun eh. Yung kamukha nito, bunutin natin. Itong tatlo parehas. Pag idikit mo yan, labas agad ang kuryente oh. Malayo pa lang oh. Lalo na pag idikit. Pero pino. Pino siya. Ayan oh, pinong pino. Pero meron agad, ayan oh. Oh, yung isa naman Glenn, yung dulo. Oh, meron agad. Yan lang, ganyan lang, simple oh. Pag ganyan mo, lagatak agad yan oh. Oh, meron agad. Kaso pino, malilipis. Ang nipis, itong isa. Oh, itong isa. Pag tutok mo, wala oh. Oh, tig isa lang ang putok. Oh, dikit natin, oh, wala lalo. Ilayo natin, oh, wala lalo. Parehas lang sila ng procedure. Pero siya walang putok. Ayan oh. Oh. Diba? Ang init. Okay, so maaari tayo magpalit. Yan lang. So gawin natin, Glenn. Ito, ilipat mo rito, Glenn. Yung isa. Kasi baka mamaya yung signal oo. Nito. Yung malakas. Hindi, saglit lang. Kasi baka mamaya yung signal nito may problema. Oo. Lipat. Kasi pag lumipat yan doon sa kabila. Okay, lipat, lipat mo ito isa doon. Yan. Kasi baka mamaya ang signal. Oo. Oh, mahina nga, signal oh. Hindi, meron. Mahina, Glenn. Mahina ang signal yun. Ah, hindi, meron nga. Ayan oh. Oh, ganyan lang. Huwag mo na tusukan na screw. Meron nga siya, abot siya oh. Hindi natin itong isa bro. Balik natin yan. Oh, abot siya. Ngayon, yung isa naman bro. Yan. Itira mo sa labas. Kung gaano ka... Huwag mo na itikit. Yan, tig-iisa lang putok nito pero malalaki. Yan oh. Hindi sila oh. Wala oh. Idiin natin. Oh, hina. Ganyan kalayo. Tig-isa lang oh pero malalaki oh. Samba lang kung mayroon. Probe yan. Ito na yun. Okay na. Palit na yun. Yung ano na. Yun, yung kaparehas. So, yun po mga sir. Na-find out natin yung isang ignition coil. Tig-isa lang ang putok yung bandang dulo. Okay, kung mag-testing po kayo ng ignition coil, huwag niyo pong tusukan ng matulis na bagay o Phillips screw o flat screw tapos idikit niyo sa bakal. Kasi pag idikit niyo, nadadaya na yung kuryente dahil nakapasok na agad sa dulo yung inyong Phillips screw. Okay, so dapat saktong layo at parehas lang haba. Alright?